Hello, good morning guys, welcome back to our channel. This is Jonathan from WorkshopX. So we have a job today. So yung re-report natin ay from Kaiser John Arvin M. Belda from Kalihan, San Pablo City. So Kalihan, San Pablo City. So marami tayong customer ngayon na from San Pablo City. Meron pa kasi akong alam ko, meron pa dito isang dumating na ng KLBC from San Gregorio naman. So, dati po tayong taga San Pablo City. Kaya alam natin yung address na yan. Ayan siya, guys. So, eto. Yung ating re-report. So, hindi pa siya natin siya nabubuksan buhat nang dumating. Nakasil pa siya. From GRS. Ayan. So, may punit lang siya dito. Siguro ay napunit siguro nung pagdi-deliver. Ayan. So, open natin siya. Dito na natin siya. Ibain sa gitna. Hindi pala nahiwa. Wala nahiwa. Ito yung plastic. Ayan. Ayan. Diyan muna yan. Ating love letter. Medyo makapal pala ang balot nito. Hindi na magagamit ang plastic na yon dahil sira na. Ayan. Okay, palit na naman ang ating re-repair. So, this is a DDR5. So, dating version guys. Again and again. So, ulit-ulit na naman tayo. Palit na naman. Talagang ganyan. Ganyan ang buhay. Talagang maraming user ng palit eh. Saka mura kasi. Yan. Okay, so shoutout sa lahat ng taga San Pablo City. So, dati natin yung lokasyon. Kilala tayo dyan bilang technician, San Pablo City. Ayan. So, ito na siya. Again and again. So, palit. Easy job. Si palit ay easy job lang sa atin. Yung mga palit na ganyan. Eno 3D na 1050 Ti. Yung mga DDR5. So, easy job lang yan, guys. Pwede na yan sa pambili ng bigas. Okay. So, repair natin yan. Ng maayos. So, walang nakalagay. Kung walang love letter, kung anong gagawin. Kung anong problem. So, walang nakalagay. Mainit pala sa puwit ng bangko na to. Mainitan yung aking puwit. Ayan. So, anong problem na ito? Wala kasing nakalagay. Okay, 1050 Ti series. So, actually, maraming bumibili nito, guys. Itong ganitong GPU, yung palit na brand na to. So, sikat na sikat ito, guys. Nung ako'y nagtatrabaho, so, halos ganito yung mga nilalagay namin. Palit. Ano kasi ito? Pinaka-cheapest. Then, puro mataas na siya. Ayan, mataas na yung GB niya. So, tingnan natin.
panood. Nanood tayo. Test na natin. From 12 volts. Let's short it. So, yung ating 3.3 volts na shorted. External power supply, wala naman siya. Yan. So, try natin sa BGA. So, test na natin siya. Ay, so, hindi pa pala natin na-edit yung ating name. So, ang address natin pala ay from San Pablo City, San Pablo City, Laguna. Yan. So, this is a palit. Palit. 1050. 4 GB. Yan. Okay na yan. Okay. So, let's try. Hindi naman siya shorted. So, ibig sabihin, pan-spinning. So, ang gamitin natin ay via HDMI. DP port pala. So, power on. Tanggalin natin yung hard disk. Power on. So, pan-spinning. Tingnan natin kung may display. Ayan, no display siya, guys. So, may ilaw. Ayan. May ilaw siya. Naka-red. Pero ang keyboard natin, so mayroon tayong numlock sa keyboard. Naka-ilaw yung ating numlock. Ayan. So, tingnan natin kung ang issue niya ay not detected na naman. So, ilagay natin sa built-in yung kanyang tawag dito. Lagay natin sa built-in. Okay, detected siya sa built-in. Kasi nilagay natin sa built-in yung pero wala pa rin siya display. Ibig sabihin, patayin natin siya. Lipat natin ng port. Testing natin sa HDMI. Baka naman sira lang yung display port. Okay, power on again. Oh, still no display. Okay, just wait. Natin yung numlock ng keyboard. So, naka-red pa rin siya. Okay, umilaw na yung numlock. So, wala pa rin. Turn off natin. Ipat natin sa DBI. Sa DBI naman. Para ma-check natin kung lahat ng port ay working or not. Kasi kung pare-parehas lang. Power on. So, next natin ay, pag wala pa rin display, check natin yung VRAM. Kung may voltage. Okay. Ayan. So, nag-display siya, guys. Ayan, nakita nyo? Nawala yung red. Tingnan natin. Let's see what happened. Ah, yun lang. Ang problema nito, guys, ay pag ganyan is yung 1 volt section. Okay, nakapansin nyo? Ayan, naka-read ano. Ibig sabihin, low voltage siya. Check natin yung VRAM. 1.3 volts. Ayan, naka-ano. So, try natin sa iPhone natin. Tapos, ayan, nakahang pala siya, guys. Naghang siya. Ayan, so may problem. May problem sa pag ganun kasi, ang problem niya ay sa iba kasi, nakapag-repair ako nito sa ibang model. Ang problem niya yun sa 1.5.
si either dito or itong IC na to. Subuksan na lang natin. Alamin natin baka kung saan lang. Baka natin siya husgahan. Pag ganun kasi ay isipin ko muna guys. Data, signal. Detected siya guys eh. Kasi iniisip ko lang siya guys based sa experience natin. Meron na akong na-repair na ganito eh. Parang wala sa kanya ay ano eh. Sa capacitor lang. Sa ano? So, isipin ko lang guys ha. Habang tinatanggal natin to. Kasi may nagawa na ako nito before. Ganyan yung issue. Kulay orange, kulay green, ganyan. Ang kulay. Tingnan natin kung mare-repair ito. Inspection muna natin. Inspection sa microscope. Parang yellow ng ating ano ngayon. Video. Bakit siya may yellow? Microscope. This is 1.8 volts. So, may problem siguro sa ano. So, nilinis. Ay, wait. Ay, hindi ka pa. Tanggalin muna natin ang ano. Dumikit na naman sa aking kamay. Ang thermal paste. So, madumi to. So, may mga ano siya. Ito, may solder bowl. Kaya ginawa dito. Bakit siya may mga tumalbog na solder ball? So, ginalaw ba to? So, ang fuse. Tingnan natin yung fuse. Bakit wala siyang display sa ano? Sa... Bakit siya walang display sa DP port at saka GMI?
nga natin. So, ang ano natin ay 5-4. So, tingnan natin kung anong value na 0.106. Possible, mayroon tayong issue sa fuse. Ayan, no? 0.6 siya. Masyadong mahaba. Malayo. Okay, I see. So, yung capacitor natin ay bloated. Lahat ng capacitor. Ibig sabihin, ano na to? Hinat error? Bloated siya lahat. Hinat error siguro to. Ay, lahat pala eh. Lahat ng capacitor. Hinater siya. Ibig sabihin, bloated pala siya guys lahat. So, ibig sabihin, nag-apply ng heat. Nag-bloated lahat ng capacitor niya. Hindi naman posible naman mag-ano ito, mag-bloated lahat. Sabay-sabay. volt saka 3 volts. Ganito guys, ang kailangan bibili tayo, hindi natin siya pwedeng sa donor, kasi yung ganito guys ay pag hininang mo siya, yung kapag tinanggal natin doon sa ano, nasisira. Halimbawa ganito, kung ang gagawin kasi natin ay ayan guys, yung mapapansin nyo, ito, layo ng difference siya guys, oh. Angat lahat, oh. Ayan. Ito kasi guys, ay, pag ito yung kukunin natin, tapos ilalagay natin ito, masisira kasi pag tanggal pa lang natin, nasisira yan guys. So, mangyayari guys dito sa video natin na ito ay, i-unstop muna natin siya ngayon. Order tayo ng piyasa na capacitor. Ayan, so ganun ang gagawin natin siya guys. Order muna ako. Hanap muna ako. Kasi hindi ito pwede guys, i-do-donor. Tatanggalin ko pa lang yan guys dito. May tagas, matigas kasi ito tanggalin itong ganito. Tatanggalin pa lang natin yan. Sisira na yung capacitor. Nagbo-bloated siya. Kasi pagkaka-welding niya siya guys, hindi siya low melt solder. Yung matigas na lead yung ginamit dito. Mataas din na temperature. Ayan. So nagsubok na kasi ako guys nito yung mag-replace. Ay, nagbo-bloated guys. Naiiwan yung paa. Matatanggal yung ano. So, ito ang issue nito, guys. Kaya, ayan. Stop muna natin ngayon. So, order muna ako. Ayan, guys. So, pasensya na, guys. At nag-brown out. So, ilang minutes lang nag-brown out dito sa ating building. So, kaya nag-shutdown yung power. Biglang nawala. Ayan. So, tuloy lang natin yung in-explain ko. Bali, pinagtsagaan ko na lang siyang kumuha dito sa donor kasi okay. Okay rin naman yung piyasa, mga ano pa yan. Same ano lang din guys. Ayan. So, pinalitan ko na siya. Ayan. Tapos kinilining ko na rin. Ayan. So, naayos ko na lang yung pagsusolder para maganda. Ayan. So, medyo matigas lang kasi yung mga ano nito, mapansin nyo. Ayan. Medyo malalaki yung solder ko. Kasi ano siya, hindi kagaya nung ano eh, sa mga TV na mga radio na board, medyo maganda siyang isolder. Itong ganito guys, meron kasi itong nakalagay na ano, yung matigas na solder. So, hindi siya masaid, hindi siya matanggal. Hindi kagaya ng ano, ng ganito na natatanggal, pwede natin gamitan ng solder braid. Ayan, so yung ganitong capacitor, matigas siya, hindi siya matanggal yung may nakasulid na welder, yung original. So, pinalitan natin siya ng capacitor. Ito lahat. Yan. Electrolyte aluminum capacitor, guys. Yan. Ginagamit sa
GPU. So, ang value nito guys, yung dalawang malaki. So, ang value niya ay 270UF at saka 16 volts. Ayan. Tapos, itong isa, ang value nito guys ay yan, 3 volts and 820UF. Ang problem guys, mahirap makakuha nitong maliit. Wala akong makuha sa online. Mayroon sa AliExpress, kaya lang medyo matagal pa, malayo. Malayo yung ano, maya sa China. Tapos matagal ang delivery ng AliExpress eh. Minsan hindi dumadating sa akin. Ayan, nagkakaproblema. Ilang buwan pa yung aantayin. So, medyo matagal. So, 6 guys yung maliit. Yan, 6. Tapos 2 malaki. So, yan yung pinalitan natin dito. Yan. So, pinalitan natin. Dito natin siya kinuha. Ayan. Dito natin siya kinuha sa donor. So, marami tayong donor na ganito. Marami nagbibigay na customer. So, itesting na natin siya. Tingnan natin kung may pagbabago ba. Yung ano, kanina, napansin nyo kanina, kasi naka-orange siya. Naka-orange ang display. So, i-check natin ngayon siya kung orange pa rin yung display niya or not. Okay. So, gamitin natin ay ito dito siya gumana kanina, di ba, na naka-orange yung display. So, according sa ating customer pala guys, ang nang issue, 24 hours niya daw ginagamit yung GPU. Ayan, siguro. Kaya, overheat, siguro wala siya masyadong exhaust fan sa unit. Kaya na lumubo lahat yung capacitor. Yun siguro yung naging ano. So, power on na natin siya. Power on ko na yung ano. At isa lang natin, mabilisan lang yung pagte-testing. Kasi kailangan natin siyang mabilis lang para hindi mag-overheat yung chip. Okay. So, nakilinin ko na ito, guys. Hindi ko na sinaw sa video para hindi humaba yung ating pag-video. Nagre-repair natin. Ayan, o, display. So, power on ko lang siya, guys. Power on. Okay, nakauna siya. Pan-spinning. So, check na natin kung may display na or ayan, guys. Medyo hindi na siya orange. Pansin nyo. So, ipuan natin. So, nag-brownout kasi kanina, guys. So, sorry. Ayan. So, okay na, guys. Hindi na siya orange. Okay. So, test natin yung ano naman. Kasi kanina, hindi gumagana yung HDMI niya. So, try naman natin siya HDMI. Baka sira din yung kanyang fuse. So, via HDMI naman. Ayan, try natin. Baka sira yung fuse. Okay. Or affected lang nung capacitor. So, tingnan natin. Power on again. So, let's see kung may changes. Kung may problem or okay, it's working. So, affected lang nung kanyang capacitor na malaki. So, hindi naman siya na umiinit guys eh. Yung capacitor. So, kaya niya i-filter. Nangyari. Ouch, mainit na yung chip. Off natin. Subukan kong lagyan ito. Lagyan natin itong ano, testing natin yung ano. Para kasi parang nag-black screen kasi siya. O baka nag-protect lang itong chip niya kasi nag-overheat. So, subukan natin siya lagyan itong color. Okay. Okay. Tumikit. Okay. Try natin. So, power on again. Power on. Tingnan natin kung magdi-display na maayos. Kasi baka mainit lang yung chip kaya hindi nag-display. Nag-black screen kasi siya guys eh. Tingnan natin kung palitan din kasi. Napapalitan din natin ang fuse. So, ayan guys. Parang wala siya. Okay. Papalit tayo ng fuse. Okay. Up natin. Tingnan natin yung ano, tawag dito. Yung kanyang display port. Kasi meron dito sa isa.
Ibig sabihin, kasi tinester natin kanina, eh, napansin nyo naman guys na ano siya eh, mukhang sira yung ano, mukha, sira talaga. Okay, power on ulit natin. Tatanggal ka. Ulit na nga natin. Okay, power on again. So, check natin sa display port. Okay, hindi nag-on sa display port. So, ayan. So, baka naman, wala na ng display. Baka naman. Okay, sige, balik natin sa dati. Tanggalin na natin. Likay natin dun sa ganito. Yan, yung dati. Para naman makita nyo. Baka sabihin nyo naman ay nawala na ng display. Okay. Okay, let's turn on again. Okay, power on. So, let's see. Kung may display pa rin. Oh, ayan. Napansin nyo, guys. So, may display tayo. Oh, tingnan naman natin. Baka black screen naman. Let's wait. Ayan. So, may display, guys. Okay. Patayin na natin. At so, yung next natin ay yun. Yun nga. Sira yung ating kanyang fuse. Ito yung guys, yung pinakita ko sa inyo kanina. Yung tinester natin. So wala na ito. Ayan, wala na rin tong fuse. So nakuhaan ko na. So hanap tayo sa iba. So ito meron pa. Ito ay donation din. Okay, ang ano nito. So, donation din to. Nalimutan ko na ako ng problem na ito. Eh, pero okay lang. Isa lang kasi yung fuse eh. Ito lang. Isa. Easy fuse. Okay, kunin natin yun. Gamit na lang tayo ng panghinang para sa microscope. So, nag-open yung views. So, lagyan natin ng flux. Mas dito sa isa. Testerin muna pala. Testerin ko muna. Baka kasi sira. So, testerin ko itong kukuhanin natin. So, okay. 0.152. Itong isa ay 0.1 something. Okay. Okay pa yan. Kunin natin. Ay, nadala yung isa kapasitor. Okay. Balik natin yung nadalang kapasitor. Nadala siya.
Okay na. So, kunin natin yung isa. Babaan lang natin yung temperature para hindi masira. Lang isa. So, ang aking ano LED ubos na pala. Nalaglag. Wait lang, guys. Lagyan natin ng konting LED. Yan. Tingnan natin kung may changes. May pagbabago. So, display port muna gamitin natin. Let's power on. So power on. So let's see. May pagbabago. Kasi kanina nag black screen. Nag-unang display, tapos nag black screen, tapos ayaw na mag display. So tingnan natin. Ayan. So okay na. So sa ano naman, try naman natin ang HDMI. Baka naman ayaw ng HDMI. Okay, power on natin ulit. So, HDMI guys. So, HDMI ito. Ito yung DP port. Ito saka ito yung DVI. Power on. So, let's see. Working fine. Ayan. So, may display guys. Kita nyo. Ayan.
So, napalitan na natin ang fuse. Okay na, it's working. So, send to ang ating customer, guys, pala ay from San Pablo City, Laguna. So, dati kong tinagtirahan ko. Ano ka dati tumira sa San Pablo City. Ayan, okay na, guys. May display na siya. So, stress test na lang natin siya. Yung capacitor yung pinalitan lahat. Saka, fuse. Yan, okay na siya. So, kabit ko lang to, guys. Disassemble natin. Tapos, stress test natin. Salang po, stress test. Okay, update ko kayo later. Para hindi na masyadong humaba yung oras natin. So, ayan. Nakita nyo na kung ano yung naging issue. Ayan. So, kabit ko lang siya, guys. So, ito na yung ating GPU ngayon. So, gumatakbo na siya ng maayos. Nagra-run na. So, ang ating oras ng stress test ay umabot na siya ng 20 minutes. So, ayan siya, guys. So, gumagana na yung ating HDMI. Mapansin nyo. Ayan. HDMI at saka DisplayPort. It's working fine. So, pinalitan natin ang SMD fuse. Makita nyo naman sa video natin. Ayan. It's working fine. Okay? So, ito yung ating stress test. Show ko sa inyo. So, umabot na tayo ng 20 minutes. Ayan. It's 23 minutes. Okay. So, ito yung ating specs ng ating nire-repair. Is NVIDIA 107. Ayan. So, 2016. So, DDR5, Samsung, ang VRAM. So, 4 gig and 128-bit. Temperature niya, guys, habang nasa stress test tayo, yan siya. Mapalo lang siya naman ng tawag dito. 61 degree. So, bago na, guys, yung thermal paste niyan. Kaya, okay na yan. It's working fine. Ayan. So, gumagana na siya ng maayos. Then, okay na rin yung price deal natin sa ating customer. So, waiting na lang ng kanyang payment para sa ating repair and sa ating transaction. So, shiship na natin yan. Papunta ng San Pablo City, Laguna. So, galing tayo dun before. So, 2005 and to 2017 tayong nanirahan sa San Pablo City, Laguna. Ayan, kaya lamalong ko yung lugar doon. Kasi ang customer natin ay from Kalihan, San Pablo City. So, napatala din ako sa lokal ng Kalihan. Ayan. So, ayan guys. Hanggang dito na lang yung ating repairing. So, kahit papano sana ay may natutunan kayo sa pagre-repair natin sa naging issue nito. Ayan. Sana may natutunan kayo. Ayan guys. So, yung naging issue lang naman ito ay according sa ating customer, nag-ano siya guys, yung na-overload. Kasi 24/7 daw siyang nagra-run. Yung ginagamit niya daw sa pagra-run, 24/7. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niyang pagra-run. So, wala ko masyadong idea sa mga ganon. So, 24/7 daw ginagamit niya. Anong nangyari guys? Kasi hindi naman siya dual pan kasi yung ganito. Single pan lang siya. Siguro parang na-force masyado yung pinaka-GPU chip niya. Tapos, yung mga lahat kasi ng capacitor, sa B-core dumadaan yon, nag-ano siya, lumubo lahat. Talagang mapansin nyo doon sa una nating video na pinakita ko sa inyo. Halos lubo yung mga capacitor. Ayan, oh. Halos lumabas na yung bituka ba kung sa ulo ay bituka. Ayan, oh, angat na guys yung mga ano. Kaya halos lahat pati sabay-sabay. Hindi isang piraso lang o ano. Talagang umangat talaga siya. Yun na naging problem ng ating nire-repair na ito. Ayan. So, naghanap ako, sumukong sana ako mag-order sana kasi medyo mahirap siyang tanggalin. Kasi nag-try na ako magtanggal ng ganyan. Pero, so far naman, so ginawa ko na lang, in-applyan ko ng low-melt solder, tapos hinang-hinang, tsaga-tsaga lang. Hanggang sa, yun, matanggal ko. Naayos naman yung pagtatanggal. Lahat. Ayos din ko na ilagay. So, medyo mahirap lang yung pagsininang mo siya kasi hindi masyadong ano eh. Ang ginawa ko, nakapull yung heat ko sa degree, pinakamataas na degree ng soldering iron ko. Kasi kaya kahit nga nakapull siya, hindi siya na ano, parang tag doon. Yung low melt solder, meron kasing nakabaon sa ilalim na meron kasi yung parang ano guys, pag nakapasok siya sa isang butas, meron kasi yung parang ano eh, yung pinaka sa line, yung butas na yun, meron yung doon parang
tawag dito. May itawag din parang suklutan, sinusuklot yung paano mga parts. Kaya kapag tinanggal mo minsan, hindi mo hinigit ng maayos, masisira yung lagayan nun. Kasi yun yung linya. Yung linya ng mga GPU. Ayun. Ay, meron kasi nakasolder doon na yung pinakamatigas na solder na factory para sa mga GPU. Kasi ang GPU, hindi yan low melt solder ang ginamit. Ayan. So, so far, okay naman. Napalitan natin lahat. So, okay na. Tested na. It's working fine. So, shipping na ito for repair. Success repair. Papunta ng San Pablo City. Okay. So, hanggang dito na lang yung ating repairing. Sana kahit papano may matutunan kayo sa ating ginawang video na ito. Then, para sa mga baguhan sa ating channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? See you in the next video. Bye-bye! Hanggang sa muli!